Mapipilitang manghimasok sa gulo ang Amerika pag lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Pagbabantayan ni US Defense Secretary Lloyd Austin III laban sa China. Dito binigyan diin ni Secretary Austin na pag inatake ang anumang barko ng Pilipinas, lalong-lalo na ang Philippine Coast Guard, ay agad na haaksyon ang Amerika para palagan ang China. Hindi anya magdadalawang isip ang Amerikang labanan ang China pag buhay ng mga Pilipino ang nakataya dito. President Biden has made clear, our commitment to the defense of the Philippines is ironclad. Our mutual defense treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. Hindi kasi ikinatuwa ng US State Department ang salita ni spokesperson Wang Wenbin. Dito inutusan ng China ang Pilipinas na alisin na ang BRP Sierra Madre sa kanilang teritoryo. Pinagbantaan pa ni Wang Wenbin ang Pilipinas na gagawa ng gulo ang China pag pinagpatuloy nito ang pag-aayos sa BRP Sierra Madre. Binatikos rin ng tagapagsalita ng China na tila pang-uudyok ng Amerika sa Pilipinas na lumaban. Wala raw karapatan ang Estados Unidos na manghimasok sa gulo na hindi naman sila kasali. Tila pinapalala daw ng Amerika ang tensyon at hindi ito makatutulong sa pagresolba sa issue sa West Philippine Sea. Magre-resulta lang raw ito sa mas malala pa at mas malaking gulo sa rehiyon. Muli namang ipinatawag ang Chinese ambassador na si Wang Xilian. Pero bakit puro patawag na lang ang ginagawa ng Department of National Defense? Hindi ba kayang palayasin yan dito sa ating bansa? Task Force on the West Philippine Sea, led by National Security Advisor Eduardo M. Anyo, strongly condemns the aggressive, dangerous, and unlawful actions by the Chinese Coast Guard and Chinese maritime militia vessels against Philippine chartered supply boats and Philippine Coast Guard vessels who are undertaking a regular rotation and resupply mission in Ayungan Shoal.